Hello mga layout, welcome po sa aming panibagong video. Maraming salamat po sa inyo mga layout, sa mga nag-subscribe po sa aming YouTube channel, sa mga sumusuporta po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo mga layout. Magandang araw po sa inyo mga layout. At kung bago po kayo sa aming YouTube channel, don't forget to like and subscribe po to. At huwag yung pong kalimutan i-hit ng ating notification bell para lagi po kayo mag-click sa aming video. Ready na kayo mga ka-layout? Simulan na natin ang ating... What's up po mga ka-layout? Sana naman po magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat na po pala sa mga nag-like and subscribe sa aming channel. At yung patuloy po ang sumusuporta mga kaibigan namin. Maraming salamat po. Isa naman pong bagong topic. Ngayon po ang ating itatopic ay ang pag-estimate po ng tiles. Okay po. Magandang araw po mga ka-layout. Ito po ang ating topic ngayon ay ang estimate na po mag-estimate ng tiles. Ito po, meron na po akong ginawang sample dito. Sulat natin, meron tayong length na halimbawa po ay naka-scale na po tayo sa 1:10 ano? 240 meter. Ito naman po ay halimbawa lang po 180 meter. Ito po mga ka-layout, kung naka-scale po tayo sa 1:10 ang ating tiles na isa-sample ngayon ay ang ayan po, 60 by 60. Ano po mga ka-layout, subok po natin itong sukat na ito. Ito po ang aming ginagamit na formula sa pag-estimate ng tiles na po. Computin po muna natin ay ang area. Ang area po na ating lalatagan. Meron tayong length na sulat ko muna o yung gagamitin natin formula. Length times width equals divide factor. Mamaya ko na po sabihin kung saan po natin kukunin ang factor na po. Pindutin po muna natin ang ating area. 240 times 180 equals yun po ang ating area na tago po natin siya. At yung factor po natin ay ang kung gagamitin nyo po ay 60 by 60 mga ka-layout. 0.60 tatimes yun lang po yun. Ayan po. 0.60 times 0.60 equals 36 po mga ka-layout. Yan po yung ating magiging factor. Hindi po natin siya i-multiply, hindi i-divide po natin siya sa nakuha nating area. Ito po yung nakuha nating area, ano po, divide po natin siya sa factor. Ito yung factor natin, oh. Ito po yung ating factor sa 60 by 60, 0.36.
po, i-divide na po natin siya sa area. Ito po, ito nakatabo ang ating area. Hindi po natin siya i-multiply, kundi i-divide po natin siya ng 0.36. Ito po mga ka-layout, meron po tayong 12 pieces. Bilangin natin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan po mga ka-layout. Yan po ang ating nag-estimate ng tiles. Ano po? Kahit po anong tiles ang gagamitin nyo. Bawa po ay maraming iba't ibang klaseng tiles. Ganun lang po yun. Kung 80 by 80 ang tiles nyo malaki, ayan lang. Buko natin para malaman po natin. Ayan, ang factor nyo po ay 64. Kung 40 by 40 naman eh, subukan nyo rin po kung para malaman nyo kung talagang tumatama yung ating, ito po yung ating 40 by 40. Ano po? Yan po yung factor niya. Didivide nyo lang po sa makukuha nyong area yan. 30 by 30. Divide nyo lang. Ito mga kalayot, kung 30 by 30. Ano po? Oh. So ito, sample natin dito sa 60 by 60. Kuhanin lang po natin yung ating factor. Subukan po natin ha. 0.30 times 0.30, no? Meron siyang 0.09. Yan po yung kanyang factor. Subok po natin yan sa ating ano, sa ating ginawang ito po. Eh, pwede po natin siyang hatiin eh. 60 by 60 yung tinapit natin. Subok po natin. Hatiin po natin ito. Meron na tayong itinagong area. Ito na lang ang sample natin. 9, 15, at 21. Ito po dito. 3, 9, 15, 21. Mas pabibilisin po nito yung pag-estimate nyo ng tiles. Kung meron mo kayong paraan, tingnan nyo po kung saan po mas mabilis at mas madali na pag-estimate. Sa amin po eh, ganito po kasi ang gamit namin pag-estimate. Kahit ano po, iba't ibang klaseng tiles. Naka-scale po tayo ha, tandaan nyo po, ng 1:10. Kaya pwede nating hatiin yung 60 by 60. Hatiin natin 30 by 30. Ayan mga kalayot. Nalaman natin ngayon kung accurate yung ating kwentada. Hindi lang sa malaki, kundi sa mga maliliit. Okay po, kwentahin natin ha. Yung ating area ay nandito pa rin sa memory. Yan na, 4.32. I-divide natin siya sa factor ng 30 by 30. Divide 0.09 equals 48 mga ka-layout. Yung ating lumabas na sagot. Bilangin po natin ngayon. Gamitan natin ang pula para mas malinaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Mga ka-layout. Ayan po yung ating sagot, 48. Ibig sabihin po ay accurate ang ating formula. Dahil niyo po, ito po yung formula natin ha. Length times width equals area divide factor. Ito po yung ating mga factor. Okay po mga ka-layout. Isa pong magandang araw po. Salamat po nga po pala sa mga nagsubscribe. No? At kung may comment po kayo, comment niyo po sa baba. Kung may nais pa po kayong mga gustong topic, comment din po kayo at gagawa natin ang video. Po, salamat po. God bless.